Sobra ang naging pag-aalboroto ng makina ng sakyan nila Vincent sa paghabol sa panlibunan na agad ring namang nakalayo. Napilitan tuloy silang ihinto na lang ang kanilang sakyan. Sobrang bilis niya, wika ni Tony. Wala na tayong magagawa dyan. Hindi sila mga pangkaraniwang panlibunan lang, wika naman nitong si Vincent. At habang nakahinto ang kanilang sakyan, narinig pa nila ang mga paparating na mobil na mga kapulisan na sa tingin nila ay riresponde sa mga nangyaring pag-atake ng mga aswang. Mabilis naman silang muling sumakay sa kotse para lumipat ng lugar. Ang hindi nila alam ay nasa malapit lang pala sa kanila ang panlibunan na kanilang hinahabol na nagsatao lang pala sa mga sandaling iyon para hindi siya maramdaman ng mga hunters. At ang panlibunan iyon ay si Cecilia, ang asawa nitong si Doming. At pangiti-ngiti pa ito dahil nga naisahan niya ang mga humahabol sa kanya. At nang maramdaman niyang nakalayo na ang mga ito, muli na naman siyang nagpalit ng anyo bilang isang panlibunan at muli itong lumipad ng sobrang bilis. Nagulat tuloy itong si Lena na muli na naman niyang naramdaman ito. Oh, bakit Lena? Tanong sa kanya ni Tony. Naisahan tayo ng hinahabol natin, wika nitong si Lena. Bakit? Nasaan ba siya? Tanong naman ni Delphine. Kasalungat na siya ng direksyon natin sa ngayon. At sa tingin ko ay maaari pa rin siyang maminsala sa mga tao. Kaya kailangan natin siyang makita. Kaya naman itong si Vincent ay agad may naniobra ang manipela. Samantala, ito namang si Doming kasama ang dalawa pang panlibunan ay agad naramdaman ang ginagawang pagmamasid nitong si Jello sa lugar kung nasaan sila. Ang lugar na iyon ay napakaraming tao na animoy umaga. May mga ilang kumakanta sa ilang mga maliliit na entablado, maraming mga nagbibisikleta at mga skateboard sa paligid. Hindi alintana na mga ito ang banta ng panganib. Bagaman hindi naman alam nitong sina Doming kung nasa ang lugar itong sina Jello, ay nararamdaman naman nila ito. Doming, kung nandito si Angelo, maaari tayong malagay sa panganib. Kung dito tayo maninila, wika ng isa sa mga kasamang panlibunan nitong si Doming. Ano ba? Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na kahit saan tayo magawi, ay susundan tayo ng anghelong yan? At bakit tayo lalayo? Hindi ka ba nag-iisip? O sadyang wala ka lang talagang isip? Hindi lang tayo narito para manila. Kung hindi, para tapusin ng anghelong yan. Humahanap lang tayo ng magandang pagkakataon. Galit na wika nitong si Doming. Pero Doming, hindi ito ang magandang pagkakataon para sa atin. Hindi paganap ang pagbilog ng buwan. Malabo nating magapi si Angelo sa ganitong sitwasyon dahil sa ating mga kalagayan. Hindi paganap ang ating mga lakas. Alam ko yun, Heber. Huwag mo kong pinangangaralan. Papunta ka pa lang. Pabalik na ako. Ang ibig ko ngang sabihin, di ba? Kung iniintindi mo ko, ay hahanap nga tayo ng magandang pagkakataon. Anong pagkakataon? Muling tanong ng kasama nitong si Doming na si Heber. Kailangan nating silain si Angelo. Kayong dalawa. Turo ni Doming sa dalawa pang panlibunan na kasama nila. At sinabi niya sa mga ito ang kanilang hakbang nagagawin para makahanap sila ng pagkakataon. Gagamiting pain ni Doming ang dalawang panlibunan para palabasin si Jello at saka nila atakihin ito ng patraydor. Hindi naman maipinta ang itsura ng dalawang panlibunan dahil tiyak na magiging katapusan na nila sa oras na gawin nila ang plano nitong si Doming. Tila mga alay lang sila na walang nagawa para lang maitumba nitong si Doming ang tinik sa kanyang lalamunan na si Jello. Huwag kayong mag-alala. Bibilisan namin ang pagsaklolo. Ito na lamang ang pagpapakalma ni Heber sa dalawa dahil nga nararamdaman niya ang kalungkutan sa mga ito na sila ang magiging kapalit ng sakaling magiging tagumpay nitong si Doming. Sa ilang saglit ay nasa di kalayuan na itong si Jello
Nararamdaman ko na ang kanyang paglapit. Alam niya na narito tayo, kaya naman dito siya nagtungo. Hindi tayo makakatakas sa anghelong yan. Kaya naman, wala na tayong ibang paraan kung hindi ang silain na lamang siya sa kanya mismong paghangad na tayo ang tapusin. Umanda ka, anghelo. Nalalapit na ang katapusan mo. Ito ang mariing wika nitong si Doming. Napapailing naman itong si Heber dahil alam niya na siguradong tagilid ang kanilang lagay. Dahil nga wala naman silang aasahang sinag ng buwan na maaaring magbigay sa kanila ng mas ibayong kalakasan sa kanilang pakikipaglaban. Sa tingin niya ay hindi na iyon naiisip pa ni Doming sa mga pagkakataong iyon na kahit pa sa kanya mismo nang galing na kailangang hintayin pa nila ang pagbilog ng buwan para maging pabor sa kanila ang sitwasyon. At nang dumating na nga ang hinihintay nilang pagkakataon, mabilis ang mga pangyayari at nagawa agad umatake ng dalawang panlipunan sa magkasintahang nagkukubli sa madilim na halamanan at iniraos ang kanilang mga pagnanasa. Umalingaw-ngaw ang sigaw. Wala nang buhay ang lalaki, samantalang ang babae naman ay yakmang aatakihin na ng isa sa mga panlibonan. At dito ay sumulpot na ang magtatay na si Jello at si Liway. Kaya naman sa mga sandaling iyon ay agad nakaramdam ng takot ang dalawang panlibonan na ito dahil alam nilang may kalalagyan na nga sila. Pero ikinagulat nila na agad nagsatao itong si Jello at maging itong si Liway. Hanggang ngayon, nalulungkot na lang ako. Napatuloy kayong hindi nagpapasakop sa nararapat niyong pagpasakupan. Ayoko na sanang magkaroon pa ng bahid ng dugo ng aswang ang aking mga kamay. Paano niyo naisipang ipagpatuloy ang pag-aaklas laban sa akin? Hindi kayo marunong tumupad sa usapan, lalo na ang inyong mga pinuno. At hindi ko pwedeng palampasin ang ginagawa niyong pamiminsala sa mga inosenteng buhay. Sa winikang iyon ni Jello ay alam na ng dalawang panlibonan na katapusan na nga nila. Kaya naman ang pag-asa na lamang nila ay ang gagawing pagsalba sa kanila nitong si Doming at nitong si Heber na sa mga sandaling iyon ay nakahanda na ring umatake. Muling nagsadaligdigan itong si Jello at itong si Liway dahilan para umangil naman ng dalawang panlibonan bilang hudyat din na atakihin na nitong sina Doming, itong sina Jello at itong si Liway. Pero ikinagulat ng dalawang panlibonan na hindi sila ang mabilis na inatake nitong si Jello. Bagkos sa itong sina Doming na nakatago sa isang madilim na lugar, agad nagkaroon ng palitan ng mga sakmal na nagpatalsik agad dito kay Doming. Bumalandra ito na animoy sinipang lata lamang. Ito namang si Heber ay nagawang iwasan nitong si Liway dahil sa may kabilisan nitong si Heber. Nagtataglay din kasi ito ng lakas na naiiba sa mga pangkaraniwang panlibonan lamang. Napatingin tuloy itong si Jello sa kanyang anak. Pero tiwala siya na kakayanin naman ito ni Liway. At sa aktong nakatingin itong si Jello kay Liway ay ito naman ang pag-atake sa kanya nitong si Doming. Dahilan ng pagbaon ng mga matutulis nitong tuko sa kanyang katawan. At tuluyan din siyang napabagsak ng panlibonan bilang ganti nito. Tay! Sigaw ni Liway dahil kumukubabaw kay Jello sa mga sandaling iyon itong si Doming. Gusto man sanang tulungan ito ni Liway pero muli na naman siyang inatake nitong si Heber. Pero nasalag niya ang pagbulusok ng mga matutulis nitong kuko. Nahawakan ni Liway ang dalawang kamay nitong si Heber at pinagat niya ito sa balikat dahilan ng pagsirit ng dugo nito. At muli itong napaatras. Pero agad siyang sinundan ni Liway at pinagkakagat ang iba't ibang bahagi ng katawan dahilan ng pagkabaklas ng mga laman nitong si Heber. Agad itong naligo sa sarili nitong dugo. Balot ng galit itong si Liway dahil naitawid sa kanya ng kanyang tatay Jello ang pagkagalit sa mga nilalang ng dilim na hindi marunong tumupad sa mga kasunduan. Walang kahit anong katiting na awa ang natira kay Liway. Dahil sa mismong oras na iyon ay tinapos niya sa isang matinding pagsakmal sa liig ang panlibonan na si Heber.
Halos maputol ang ulo nito dahil sa ginawa ni Liway. Nanakita rin nitong si Chelo at nitong si Doming. At nang magawin naman ng paningin nitong si Doming sa dalawa pang panlibonan na kasama nila, ay mabilis ring naglaho ang mga ito dahil sa takot na tapusin sila ni Chelo. Nakatayo naman na sa mga sandaling iyon itong si Chelo at napansin niya na tila tatakas na itong si Doming. Kaya naman nagmadali siya at kinapitan niya ito sa leeg. Hapwa sila bumagsak at nagpagulong-gulong. Ikinagulat ni Liway ang taglay na lakas nitong si Doming dahil hindi ito ganun-ganun na igupo lamang agad ng kanyang tatay Chelo. Totoo naman, dahil itong si Doming na kasi ang pinakamalakas na panlibunan na nabubuhay sa makabagong panahon. Kaya nga nagnanasa ito ng paghahari sa mundo ng mga aswang. Pero hindi makakapayag si Chelo sa lahat ng iyon dahil alam niya ring paghasik lamang ng lagim ang gagawin nito sakaling mapatay siya. Kaya naman hindi niya pwedeng hayaang makatakas pa ito. At matapos magpagulong-gulong ng dalawa ay muli silang naghiwalay at magkasabay na inatake na naman ng isa't isa. Isang mabangis na halimaw ang kaanyuan ni Doming na muli na namang nagpalit sa panibagong anyo. Umapal ang mga balat nito at tinubuan ng matutulis na bagay na animoy isang kalasag o proteksyon. Ang kakayahang iyon ni Doming bilang panlibonan na makapagpalit-palit sa ginugusto niyang kaanyuan ang lalong nagpapahirap dito kay Chelo. Dahil nga sa nag-iiba rin ng paraan kung paano niya dapat ito tapusin. Ano, Anghelo? Pagod ka na ba? Akala mo siguro ay pangkaraniwang aswang lamang ako. Huwag mo kong maliitin. Dahil maraming panahon na ang lumipas nang talunin mo ko. At sinabi ko yon sa aking sarili na magpapalakas ako ng gusto para agawin ang iyong trono. Nahihirapan ka na siguro sa akin, no? Matanda ka na kasi. Bulyaw nitong si Doming na may halong pangungutya dito kay Chelo. Sa totoo ay hindi na rin naman ng bata itong si Doming. Dangan nga lang na ang pagpapalit-palit niya ng anyo bilang panlibonan ang nagdadala sa kanya sa muling pagdaloy ng mga sariwang dugo sa kanyang mga lidid na lalong nagbibigay ng kalakasan sa kanya. Kaya naman masasabing hindi talaga ganong kadaling kaharap itong si Doming. Tay, muling nawika nitong si Liway dahil nga sa pag-aalala niya sa kanyang tatay, lalo na nga dahil sa kahambugan nitong si Doming. Huwag kang makikialam, Liway. Akong bahala sa kanya. Wika ni Chelo sa kanyang anak. Pero tay, hindi Liway. Manatili ka sa kung nasaan ka. Matapos iyong wikain ni Chelo, ay tuwang muli niyang pag-atake kay Doming na biglang bumuka ang isang malaking pakpak at agad itong lumipad. Pero nakakapit sa paa niya itong si Chelo dahil nakasama itong umangat sa ere. Mabilis ang naging pag-angat nilang dalawa. Dahilan din para maraming tao ang makakita sa kanila sa iba't ibang mga lugar. At nang mapansin na yun nila Lena na tila may kung anong pinagkakaguluhan ng mga tao sa kanyang itan. Kaya naman napahinto sila para tignan din ito. Laking gulat nila nang mapansin nila ang pulang marka ng daligdigan. Ang daligdigan na nakakapit sa napakalaking taong ibon na mistulang halimaw ang itsura. Si Chelo, nawika nitong si Tony. Panay pa rin ang sakmal ni Chelo kay Doming at hindi nito alintana na pwede silang kapwa bawian ng buhay sa oras na mapatay niya ito sa ere. Dahil tiyak na pareho silang babagsak at magkakaluray-luray. Pero ang ikinababahala ng mga hunters at nitong si Liway ay ang biglang pagsulpot ng tatlo pang panlibonan na lumilipad din sa mga sandaling iyon. At ang isa dito ay si Cecilia, ang asawa nitong si Doming na kanina pa nila hinahabol. Agad itong dumikit kay Chelo para atakihin siya ng matulis nitong pakpak. Kitang-kita ayon nila Lena kung paanong pinagtutulungan sa ere itong si Chelo ng apat na panlibonan. Delphine, ang alimugkat, wika ni Tony. Naunawaan naman agad ni Delphine ang ibig sabihin nitong si Tony. Kaya naman mabilis na inilabas ni Delphine ang kwintas niyang alimugkat.
at inangat ito. At nang tamaan nito ng hangin, isang ipo-ipo ang agad nitong nilikha. Kasi nabayan naman ni Lena ng pagtawag sa mga elemento sa kapaligiran gamit ang palina. Ang pinagsamang kapangyarihan ng Mutsiang Alimugkat at ng palina ni Lena ay lumikha ng ipo-ipong nagtataglay ng hibla ng mga matatalas na kidlat na mabilis namang sumaklob sa tatlong panlibonan. Hindi na nagawang makaiwas pa ng mga ito at kitang-kita ng maraming mga mata ang mga pangyayaring iyon kung paanong nasunog sa kalangitan ang mga aswang. Pero nagulat itong sina Lena nang makita nilang pilit inihihilig ni Jello ang katawan niya para mapalapit sa malakas na pugso ng nag-aapoy na ipo-ipo. Ito'y parang tapusin itong si Doming. Pero alam nila Lena na hindi iyon dapat gawin itong si Jello dahil maging siya ay maaaring mapinsala ng taglay na kuryente ng kidlat. Jello, wag! Sigaw ni Lena. Pero wala na silang nagawa dito. Pumaloob kapwa itong si Jello at itong si Doming sa naglalagablab na ipo-ipo. Halos hindi makapaniwala ang mga hunters na gagawin iyon ni Jello. Pero iyon ang nakita nila. At napansin na lang nila ang pagbagsak ng isang nilalang na nagliliyab. Agad silang sumakay ng sakyan para puntahan nito dahil sa tingin nila ay kasama si Jello sa bumagsak na iyon. At pagdating sa lugar ay nakita nila ang nagliliyab na mga puno kung saan nakapatong sa mga ito ang mga sunog na panlibonan. Pero wala dito si Jello. Nasaan si Jello? Agad na natanong nitong si Tony. At ito rin ang dating ni Liway sa kaanyuang daligdigan na agad rin namang nagpalit bilang isang tao. Ay! Agad niyang sigaw sa lugar. Ansin nila ang pangingilid ng luha ni Liway dahil iniisip nito na baka natupok ng apoy itong si Jello. Ayun din naman ang iniisip nila. At itong si Liway ay tuluyan ng bumuhos ang luha. Nasa ganong tagpo sila nang biglang lumitaw si Jello sa likod ng isang malaking puno na sunog ang buong katawan. Buhay pa ako. Wika nito na pinipilit pang ngumiti. At agad naman itong nilapitan ng mga kasama niya at niyakap naman itong si Liway. Samantala, itong si Natotep at si Anton na nasa paligid pa rin ng Antipolo ay nagulat dahil unti-unti at isa-isang naglalaho ang mga nararamdaman nilang puwersa ng mga aswang sa lugar na iyon. Oh, nawala na sila. Wika nitong si Anton. Oo nga sir eh, hindi ko na rin sila nararamdaman. Ang hindi nila alam, dahil sa napatay na nga nitong si Jello, ang leader ng mga panlibonan na si Doming, ay muling nagsipagkublian ng mga ito sa mga liblib na lugar. Kung saan muli na naman nilang kakalimutan ang pagiging mabangis na aswang at mananatiling si Jello na naman ang kanilang hari. Hindi na umabot pa sa pagbilog ng buwan ang naging kabiguan nitong si Doming dahil sa hindi niya pakikinig sa paalala ng kasama niyang si Heber at inuna niya ang galit na naging sanhi ng kanyang kamatayan at naging dahilan rin ng pag-atras ng lahat ng mga panlibonang naniwala sa kanya na magagawa niyang maagaw ang trono kay Jello. Sa bahay nila Lena, doon nagtungo ang lahat maging itong sinatotip nang matiyak nilang wala ng banta ng mga aswang. Hating gabi na iyon halos ang lahat sila ay makarating sa bahay. Sobrang ikinagulat ni Anton at ni Totep nang makita nila ang kalunos-lunos na itsura ni Jello dahil nga sa nasunog ang buong katawan nito. Mabilis na gumawa itong si Lena ng gamot para kay Jello dahil sa laki ng pinsala nito sa katawan. Kinakailangan pa nito ang buong magdamag para maibalik ang lahat ng napinsala niyang mga laman. Pero ikinagulat nilang lahat nang sa paglapit nitong si Zeloa ay umilaw ang kwintas nito na suminag sa katawan nitong si Jello.
halos hindi makakita ang lahat sa sobrang liwanag at hindi nila namalayan ang mga nangyari. At nang muli nilang idilat ang kanilang mga mata, ay nakita nila na humilom ang mga sugat ni Chelo at naibalik na rin siya sa dati niyang itsura. Napatingin tuloy ang lahat kay Zilowa at sa suot nitong kwintas. Ito namang si Zilowa ay manghang-mangha rin dahil hindi niya rin namang inaakala na mapapagaling itong si Chelo ng liwanag na mula sa suot niyang kwintas. Ang mutya ng buhay, prinsesa. Wika na lamang nitong si Malinda. Napaisip naman itong si Zilowa sa winikang iyon ni Malinda. Dahil alam ni Zilowa ang mutya ng buhay. Iyon ang hinahanap ni Nadato Imbulos at ng mga nabaladyong bago nila ito matakasan. Hindi inaakala ni Zilowa na iyon pala ang kwintas na iniregalo sa kanya ng kanyang amang hari. At dahil sa nalamang iyon ni Zilowa, doon niya naisip na lalo silang tutugisin ng mga nabaladyong sa oras na malaman ng mga ito na nasa kamay pala niya ang mutya ng buhay. Ibinigay sa akin to ni Ama. Hindi ko naman inaakala na ito pala ang mutya ng buhay. Paliwanag ni Zilowa sa lahat nang tanungin siya ng mga ito patungkol dito. Ibang klase pala ang kapangyarihan ng mutyang yan. Kaya naman pala kahit dito sa mundo ng mga mortal ay sunundan ka ng mga nabaladyong ngayon. Nakakatiyak ako na hindi ka nila titigilan hanggat hindi nila nakukuha sa iyo yan. Wika nitong si Totep. Oo Zilowa, tama si Totep. Wika naman ni Chelo. Siguro ito na ang tamang oras para lumisan ako at bumalik sa mundong ilalim dahil tiyak na maraming madadamay ng dahil lamang sa akin. Nang dahil sa mutyang ito. Isa pa, mas maigi na rin siguro na ibigay ko na lang ito kay Dato Imbulos. Kung yun lang naman ang makakapagpatahimik sa kanya. Ito ang malungkot na wika ni Zilowa. Pero Zilowa, sa tingin mo ba kung mapapasa kamay ng mga dato sa mundong ilalim ang mutya ng buhay ay matitigil na ang paghasik nila ng lagim? Nakakatiyak ako na hindi. Maaari sakupin pa nga nila ang mundo ng mga mortel, kaya hindi mo dapat ibigay yan sa kanila at hindi ka alis dito. Ito ang wika ni Lena. Oo, hindi rin ako papayag na umalis ka dito. Kahit anong mangyari, handa akong protektahan ka. At para sa iyo si Lowa, magtutungo ako sa apat na ilog. Babawiin ko ang inyong kaharian. Wika nitong si Totep. Nagkatinginan naman ang lahat sa winikang iyon ng tikbalang. Anong sinasabi mo, Totep? Hindi ganong kadaling bawiin ang apat na ilog dahil sa dami ng mga nabaladyong. Kung dadako ka sa lugar na iyon, para ka lamang nagpatiwakal. Muling wika nitong si Zilowa. Basta, wala nang makakapigil pa sa desisyon ko. Magtutungo ako sa apat na ilog. Maraing wika ni Totep. Hindi naman nakakibo ang lahat, maging itong si Lena at itong si Chelo. Dahil alam nilang hindi nga ganong kadali ang iniisip nitong si Totep. Pero mukhang desidido talaga ito sa kanyang plano. Sakto namang sa tagpong iyon ay tuluyan nang muling tumawid papuntang mundo ng mga mortal itong si Langoga kasamang ilan niyang mga kawal dahil sa kanilang pagtakas sa mga nabaladyong sa mundong ilalim. Muli na namang tumapak ang kanilang mga paa sa kabilang mundo. At doon ay napatingin na lamang itong si Langoga sa kalangitan na puno ng kalungkutan dahil sa kanyang kabiguan. Sundan. Itong si Totep na kaya ang natitirang pag-asa nitong si Zilowa para sa pagbawi ng kaharian ng apat na ilog. At ano pa bang mga lagim ang kanilang haharapin sa nalalapit na pagbilog ng buwan? Abangan sa susunod na episode ng Aswang Hunters. Ilang minuto pa lang na tayo'y nagkakahiwalay, ngunit bakit tila parang kay tagal ko nang sa'yo'y nawalay?
kay bilis namang ako'y iyong hanapin. Ganun din naman ako sa'yo'y aaminin. Umidlip sa panaginip ako'y makakasal.